Umasa po tayo kay Kristo, wag sa politiko. Ito po ngayon ang ibabahay ko sa bidyong ito. Nakakalungkot man pong isipin pero maraming mga Kristiyano pag gantong eleksyon, nakakalimutan nila ng magtiwala sa Diyos. Bagkus nagtitiwala sila sa politikong sinusuportahan nila. Bakit ko po ito nasabi? Dahil kapag may dalawang Kristiyano nag-usap na magkaiba ng sinusuportang politiko, nagbabangay na po sila. O kaya naman po may isang grupo ng mga Kristiyano na may isang kulay ang sinusuportahan, tapos papasok ka po na ibang kulay ang sinusuportahan mo, kawawa ka po, dalalanggamin ka. Ang katotohanan po niyan, kahit mga Kristiyano yan, mahirap na po natin pagkasunduin niyan, lalo na kung magkaiba sila ng kulay na sinusuportahan. Dahil kung magsasabi yung isang panig ng dahilan mo kung bakit mo siya ibuboto, sabihin niya fake news yan. Ganon din naman po yung kabilang panig. At doon na po nauubusin yung oras nila. Hanggang sa mag-uwian na sila. Magsisiuwian lang po yan na nagkakaisa kung meron po dyan isang Kristiyano na tunay na nagtitiwala sa Diyos at mangunguna na ipanalangin na lang kung sino yung kalooban niyang manalo. Alam naman po natin pag itong eleksyon, gagawin po lahat ng kandidato para makuha po yung boto natin. Pag itong eleksyon, makikita mo lahat sa kanilang kabutihan, mga matatamis na pananalita, at lahat ng pangako sasabihin niya, makuha niya lang yung boto natin. Ang mga kandidato parang nangungutang lang yan, minsan pangadadaramahan kanya, makuha niya lang yung boto natin. Napakalaki at napakahirap na obligasyon ang gagampanan na magiging pinuno natin. Dahil sa iba't ibang problema ang hinaharap ng ating bansa. Tulad ng korupsyon, pagtaas ng bilihin, pabago-bagong lagay ng panahon, usaping pinansyal, usaping pangkalusugan, agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, terorismo at iba pa. Tulad ng kasalukuyan nating presidente, bagamat mahusay, sinalubong siya ng iba't ibang problema. Tulad ng terorismo, pagsakop ng ISIS sa Marawi. Sumunod naman yung pagputok ng Taal Volcano, hindi pa natatapos yung pagputok ng Taal Volcano, sumunod naman yung COVID-19. Kasalukuyan natin hinaharap tong COVID-19 pero nagkaroon pa rin ng iba't ibang klase ng kalamidad tulad ng bagyo. Kalamidad na sumira ng ari-arian at kumitin lang buhay ng mga Pilipino. Hindi pa nga ganap na nasusolusyonan yung problema natin sa COVID-19, meron nang pumasok na problema yung pagkakaroon ng gera sa Russia at Ukraine. Apektado rin tayo ng gusto dahil sa pagtaas ng gasolina, nagpataas din ng mga presyo ng mga bilihin. Kaya maging matalino po tayo sa pipiliin natin magiging pinuno. Dahil kapag nagkamali po tayo, kaya rin po mga Pilipino ang maghihirap. Para maiwasan po natin yung pagkakamali sa pagpili ng gagawin nating pinuno ng ating bayan, ang una po natin dapat gawin, ibase po natin ito sa salita ng Diyos sa Biblia, kung paano pumili at humiring ang Diyos sa maging pinuno ng kanyang bayan. Dahil naniniwala po ako na ang Pilipinas ay bayan din ng Diyos, dahil ang bansang Pilipinas ay para kay Kristo. Isa nga po sa pwede natin gawing halimbawa si King David na naging hari ng Israel. Malalaman po natin ang katangian ni Haring David nung lumaban siya kay Goliath. Na matatagpuan po natin sa unang Samuel, chapter 17, verse 1 to 54. Hindi ko na babasahin yung buong kwentong yan, kukuha na lang po tayo ng mga talata na nagpapakita ng katangian ni David bilang pinuno. Dito nga po sa chapter 17, verse 36, ng 1 Samuel, mabasa po natin yung ganito. Marami na po ako napatay na leon at oso. Mapatay ko rin ang Pilisteyong iyon, pagkat ang hinahamak niya ay hukbo ng Diyos na buhay. Idunugtong pa ni David, ang Diyos na nagligtas sa akin sa kukon ng mga leon at ng mga oso, ang siya rin magligtas sa akin sa Pilisteyong iyon. Dito pa lang po sa verse na ito, makikita na natin yung iba't ibang katangian ni David bilang pinuno. Ang una po nating makikita ang katangian ni David dito sa verse 36, meron siyang kakayan at talino. Dahil ang sabi niya dito sa verse 36, marami na po akong napatay na leon at oso. Meron na po siyang kakayan at talino na panglaban sa harapin niyang problema bilang pinuno. Yan po ay ang paggamit ng tirador na siya rin pong gagamitin ni David sa pagpuksa niya kay Goliath. At mababasa nga po natin dito sa 1 Samuel chapter 17 verse 48. Nagpatuloy ng paglapit si Goliath, patakbo siyang sinalubong ni David. Habang dumudukot na bato sa kanyang supot, tinirador niya si Goliath at tinamanto sa noo. Bumaon ng bato at si Goliath ay padapang bumagsak. Dito natin makikita na kaya natalo ni David si Goliath dahil sa kakayahan niya at talino nabigay sa kanya ng Diyos. Isa pa sa katangian ang makikita natin kay David, may pagmamahal sa mga tao ng Diyos at matapang. Dahil mababasa rin natin dito sa verse 36, ganito ang sinasabi niya. Mapapatay ko rin po ang Pilisteyong iyon, sapagkat ang hinahamak niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay.
Dito mo natin makikita kung gaano kamahal ni David yung kanyang bayan, yung bayan ng Diyos. Dahil kahit hamakin mo lang yung bayan niya, ayaw na niya. Di lalo na siguro kung nakikita niya itong naghihirap. Yung pong tutulak sa kanya para magkaroon ng tapang. Sa mga susunod pong bahagi, makikita natin kung saan nagagaling yung tapang ni David. Isa pa po sa makikita natin katangian ni David. Kumikilala po niya sa Diyos at may pananampalataya siya. At kilala rin po niya yung Diyos na sinasampalatayanan niya. At hindi po siya nagtitiwala sa sarili niyang kakayanan, bagkus nagtitiwala po siya sa Diyos na kanyang pinaniniwalaan. Dahil ganito po ang sinasabi ni David sa 1 Samuel chapter 17 verse 37. Idinugtong pa niya David, ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso, ang siya rin magligtas sa akin sa mga Pilisteyong iyon. Sa sinabi pong ito ni David, dito po natin makikita yung katangian niya, na meron po siyang kinikilalang Diyos at kilala niya po yung Diyos niya. At makikita rin po natin sa sinabi niya ito na hindi siya umaasa sa sarili niyang kakayanan. Bagamat natalo niya yung leon at oso, hindi niya po inaako yun nang galing sa kanya, kundi iniligtas siya ng Diyos na pinagtitiwalaan niya. Kaya nung nakita niya po si Goliath, hindi na po siya natakot dahil kilala po niya yung Diyos niya na magpapanalo sa kanya. Na siya po magbibigay sa kanyang lakas at kapangyarihan upang talunin si Goliath. At diyan po nanggagaling yung tapang ni David, nanggagaling sa Diyos niyang makapangyarihan. At yan po ang kainaman sa pinunong kilala ang tunay na Diyos. Pang-apat po sa katangiang hinihirang ng Diyos sa kanyang bayan na mamumuno. Meron pong kakayahan at karanasan. Kung titingnan natin yung kasaysayan ni David, hindi siya agad naging hari nung napatay na niya si Goliath. Dumaan muna si David sa iba't ibang klase ng pagsubok bago siya naging hari. Kaya dito natin makikita na bago pinaupo sa trono ng Diyos si David, nagkaroon muna siya ng iba't ibang karanasan. Kaya naging matagumpay siya sa kanyang pamumuno. At isa pa po sa pinaka-importanting katangian ng isang pinuno ng Diyos, walang pangsariling interes, ang gusto niya lang maglingkod sa tao at sa Diyos. Kaya kung titingnan natin si Haring David ang nagtulak sa kanya para paglingkuran ang bayang Israel, nung nakita niyang hinahamak yung bayan ng Diyos, pinagagawan po ang posisyon sa gobyerno dahil marami po sila makukuha ng benepisyo. Kapangyarihan, kasikatan at kayamanan niyan po ang makukuha ng mga politiko, kaya pinagagawan niyan. Kaya maraming politiko gagawin nila lahat ng paraan manalo lang sila. Naniniwala po ako na hindi po natin ganap na kilala yung politikong sinusuportahan natin. Dahil hindi naman natin sila nakasama, kaya hindi natin sila lubusang kilala. Kung may nalalaman man tayo sa kanila, maaaring sa social media lang natin ito nakita. Kaya ang may papayo ko lang po ay pagkatiwala lang po natin sa Panginoon. Dahil nga po ang politika dito sa Pilipinas napakaruming laro at nababahiran lagi ng korupsyon. At bilang isang Kristiyano, magkaisa po tayo ng manalangin. Isang tabi na lang po muna natin yung mga politikong sinusuportan natin. At magkaisa po tayong manalangin ang manalo yung kalooban ng Diyos na maging pinuno ng bayan natin. Kay sinusuportan naman natin ito o hindi. Paano ba natin malalaman na nagtitiwala na tayo sa politikong sinusuportan natin at hindi kay Kristo? Magbibigay lang po ako ng dalawang halimbawa. Ang una, inaaway na ninyo yung mga kasama nyo na hindi sumusuporta sa kandidatong sinusuportahan ninyo. Yan po ang una. Ang pangalawa naman po, kapag sinabi ng isang tao na baka hindi ako makaboto, ang isasagot mo dito, sige huwag ka na bumoto. Ito naman di mo nang sinusuportahan yung politikong sinusuportahan ko. Ipinapakita mo lang dyan na masyado ka na nagtitiwala sa politikang sinusuportahan mo. At kinakalimutan mo na si Kristo na dapat pagkatiwalaan. Alam naman po natin na napaka-importante yung karapatan nating bumoto. Tapos alisin mo sa kanya yan, manalo lang yung sinusuportahan mong kandidato. Lahat naman po tayo may sinusuportahan kandidato. Pero maluwag po sa puso natin kung sino man po ang mananalo, kaya sinusuportahan po natin yan o hindi. Dahil naniniwala po tayo na kung sino mang mananalong kandidato, kalooban po ng Diyos yan, lalo kung nanalangin po tayo. At gagabayan siya ng Diyos sa kanyang pamumuno. Kaya hindi ka magpapayong huwag kang bumoto kahit hindi niya pa sinusuportahan yung kandidatong sinusuportahan mo. Bagkus hikayatin po siyang bumoto kahit sino po ang sinusuportahan niya. Dahil karapatan niya po yan bilang isang mamamayang Pilipino. Dito na po nagtatapos yung video natin. Sana makatulong po ito para sa pagpili niyo sa ibuboto niyong kandidato. Pero bago ko po lubusang tapusin, sana huwag niyong kalimutang taniman ng pinto ng subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang video. Nawa'y ang manalong kandidato yung ginagabayan at pinapatnubayan ng Diyos. Pagpalain po ang bansang Pilipinas at ang mga Pilipino.